Check my test. Switch nga sir, sister. Hello, my testing. Okay. Magandang hapon po. Welcome po sa mga bagong binyag at sa mga dating binyag. Sa lahat po ay welcome po and good afternoon. Happy Sabbath po. Nung si Pablo ay minsan napadaan siya dun sa isang lugar, sabi niya, nabinyagan na ba kayo? Sabi nila, ay, nabinyagan na ba kayo ng banal na espiritu? Ang sabi nila, ano yun? Sabi nung, nabinyagan, eh, sino nagbinyag sa inyo? Sabi nila, si John the Baptist. Check. Parang mas maganda ang sound dito. Sabi niya, bininyagan niya ulit dahil meron palang baptism of the Holy Spirit. Sa Bible po, minsan, nauuna yung Holy Spirit bago sa baptism. Minsan, sabay, katulad kay Jesus. Siyempre si Jesus may Holy Spirit na simula pa nung nasa John. Pati si John the Baptist. Minsan, nabinyagan na, katulad nung nakasalubong niya, pero nung bininyagan ulit nung apostle, saka sila nagka-Holy Spirit. So ang kailangan po ng ating iglesia ay ang outpouring ng Holy Spirit. Ito po ay nakabase sa prophecy ni Joel sa 2:28-32. And it shall come to pass that the Spirit shall be poured upon all flesh, and your sons and daughters shall prophesy, your old men shall dream dreams, your young men shall see visions, and there will be wonders in the earth, in the sky, in the water, of fire, smoke, and kung ano-ano pa. And kinonfirm sa Acts 2:17-21, dinagdagan po ng in the last days. Pero last days na pala yung sa Acts. Kung last days na yung sa Acts, mas lalong last days na ngayon. Di po ba? So, ang pinaka maganda po sa ating lahat na mga nasa church ay tayo ay may gagawin. Kasi ang walang ginagawa, tayo po ay iglesia ng Panginoon. Ang ating ulo ay ang ating Panginoon. Our head is Christ. At tayo ay yung mga parte ng katawan. We are the body of Christ. Ang parte ng katawan na walang ginagawa, anong tawag dun? Paralyzed? Kayo ang nagsabi, grabe naman kayo. Baka lang hindi pa marunong. Pero maganda rin yung sinasabi ninyo na paralyzed para talagang mapukpok. Pero ang pinakamaganda po, lahat ng parte ng katawan may ginagawa. Kasi ang hindi gumagawa, pag hindi kayo lumakad ng matagal, makakalimutan ninyong lumakad. Di po ba? Pag hindi kayo nagbisikleta ng matagal, matutumba kayo. So meron pong isang tao na bagong binyag. Ang pangalan niya po ay si Gao Hong Che. Si Gao Hong Che po ay nabinyagan katulad ninyo sa Adventist Church, pero ang kanyang ang katotohanan ay talagang hindi niya ma-contain, umaapaw. Gusto niyang i-mangaral. Gusto niyang mag-share ng ebanghelyo. Meron lang siyang ibang problema, mga kapatid. Ang problema niya, hindi siya makabasa. Meron ba sa inyong hindi nakakabasa? Wala. Mas mapalad pa tayo kay Gao Hong Che. Hindi lang po yun. So hindi siya marunong magsulat at saka illiterate siya. Hindi siya nag-school. Wala rin siyang maalala, mga kapatid. Pag meron siyang sinabi yung pastor sa kanya o may binasa siya, narinig sa church, gusto niyang i-share pero hindi niya maalala kung ano ba yung isi-share niya. Kayo po ba ay nakakalimot din sa school yung mga answer? Opo. Pero pagkatapos na exam, naaalala rin. Bakit ganun? Ibig bang sabihin, nandun yun, di ba? Hindi lang natin makita, makuha. Ibig sabihin mga kapatid, lahat ng pumapasok sa ating atay nga sa ating mata, nandun yan. Kaya iingatan natin lahat yung pumapasok. Huwag tayo magpapasok ng masasamang mga bagay. Kasi nandyan yan, nababago tayo ng ating naririnig at saka napapanood.
Pero si Gawhungche, gusto man niyang mangaral, hindi niya maalala yung kanyang mga narinig sa simbahan. Ang problema, paano siya mangangaral? Paano niya ipapahayag ang ebanghelyo? Siya ay nanalangin ng napakahaba. Gano'ng kahaba na ba tayo nanalangin, mga kapatid? Minsan, nakikinig ako ng radyo sa AUP. Si Martin Luther daw ay 3 oras manalangin. Sabi dun sa Great Controversy, nabasa ko yun. Sabi ko, paano siya nananalangin ng 3 oras? Pag wala daw problema, 3 oras manalangin. Pag may problema, mas matagal pa daw po manalangin. Sabi ko, grabe. Kaya daw dun kung saan siya pastor, kung saan siya nagpapari, walang kriminal, walang nagnanakaw, walang nare-rape, walang namamatay, walang crime. Grabe pala pag grabe manalangin ang leader ng, apektado lahat. So ano nangyari kay Gawhungche? Nanalangin siya. Alam nyo, mga kaibigan, pag tayo ay maraming kakayahan, minsan mayabang tayo. Magaling akong kumanta, magaling maraming na gustong tumingin sa mukha ko, marami akong laman ang aking ATM, yumayabang tayo para tayong nagiging katulad kay Satanas, kay Lucifer. Kaya tayo mag-iingat, pag kayo ay pogi, mag-iingat sa maging mayabang. Pag palagay nyo maganda kayo, mag-iingat din na waging maging mayabang. Palagay, siyempre. Pag marami tayong talento, mag-iingat din tayo pag magaling tayo kumanta. Pinakamagaling kaya si Lucifer kumanta sa langit. Kaya huwag tayo mayabang. Kaya niya nga daw kumanta ng quartet mag-isa. Hindi ko alam yung reference. Kailangan kasi may reference. Pero hindi ko alam kung tama. So, si Gawhungche po ay napaka-humble. Ang pinaka-nagagamit ng Diyos sa aking observation ay yung mga humble. Maraming magagaling, maraming matatalino, pero dahil mayabang sila, wala, tulog lang sila paghabon hang Sabado. Wala akong pinapatamaan, ako lang ay, wala akong kilala dito, ako lang ay nagsasabi, baka lang meron totoo. Pero yung mga humble na tao, nandun sila, gusto nilang gumawa. Nagnalangin si Gawhungche ng ilang oras dun sa kanyang maliit na bahay. At anong nangyari? Nasubrahan ng pindot. Meron siyang narinig na boses. Sabi ng boses, basahin mo yung Psalm, nakalimutan ko rin kung anong chapter. Parang 81 yun. Basahin mo yung Psalm, ganito. May narinig siyang boses, basahin daw yung isang chapter. Ayaw niyang sumunod. Sumusumbat siya. Sabi niya, hindi nga ako marunong gumasa, ba't ako pinapabasa ng Psalm, Pero nananalangin pa rin siya, narinig niya ulit yung boses. Bumasa, basahin mo tong chapter na to. So, binibigyan siya ng, kaya binibigyan niya yung mga bagong binyan ng Bible. So yung Bible na binigay sa kanya nung pagkabinyag niya, binuksan niya. At miracle, nahanap niya yung Psalm. Hindi siya marunong bumasa, di ba? Nahanap niya. At isa pang miracle, nabasa niya yung buong chapter. Wow! Pagkatapos niyang manalangin ng napakahaba, hindi na niya kailangan mag-elementary. Marunong na siya magbasa. At hindi lang yun, mga kapatid. Naalala niya. So tumakbo siya, si Gawhungche. Tumakbo siya galing sa maliit niyang bahay, papunta doon sa bahay ng elder. Sabi niya, elder, nanalangin ako tapos narinig ko yung boses, basahin daw, tapos nabuksan ko sa Bible. Tapos nirecite niya yung buong Psalm. Naalala niya, miracle. At ang resulta nun, lahat ng kausapin niya, kikinto niya yung nalalaman niya sa Bible, yung narinig niya sa crusade, yung narinig niya sa church, na parang talagang totoo galing sa langit. Mayroong mga tao na magbabasa, ganto. Ngayon? Parang binasa nila na walang espiritu. Pero si Gawhungche daw po, ako galing dun sa sabi ng aklat na binabasa ko. Kaya lang, pinahiram ko kay Pastor Brian, nandun sa ayas. Nakalimutan kong kunin. Sabi daw sa aklat na yun, pag si Gaw ang nagbasa, para talagang galing sa langit yung binabasa niya. Meron talagang ganun eh. So, anong nangyari? At saka pag siya ang nanalangin, maraming natutupad sa mga panalangin na. So, sa unang taon niya, pagkatapos niya mabinyagan, 180 ang nadala niya ulit
sa binyag. Grabe, no? Anong case ni Gao? Una-una, marami siyang, anong tawag dyan? Disadvantage. So yung mga disadvantage, talagang naging humble siya. Kasi wala nga talaga, pero yun mo, illiterate. At nanalangin siya ng napakahaba hanggang hindi sumagot ang Diyos. Sa Bible, meron mga panalangin na ganun. Katulad, sino yung nagre-wrestling ng gabi? May wrestling sa Bible, di ba? Nananalangin siya. Tapos nagising siya, akala niya yung kaaway. Yun pala, ang Diyos ang ka-wrestling niya, yung angel. Nung malaman niya na yung angel yung ka-wrestling niya at natanggal yung kanyang buto, hindi niya binitawan. Sabi niya, hindi kita bibitawan hanggat until you bless me. Ganun daw po pag tayo manalangin, huwag nating titigilan ang Diyos hanggat hindi nagre-reply ang Diyos. So ganyan po ang nangyari kay Gao Hong Che. So ano yung mga lesson? Dapat tayo mananalangin. Meron po akong isang tip sa inyo sa pananalangin. Alam po ninyo, sabi ni Pastor Melvin, marami daw akong tinutulungang ministry. Ang katotohanan po niyan, hindi naman talaga ako theology. Ako lang ay driver ng mga theologian. Hindi rin po ako professional na nagka-camera. Cameraman lang ako nung mga ganyan. Kaya tatype niyo yung pangalan ni Pastor Melvin sa YouTube. Makikita niyo doon yung mga ginawa namin na mga video. At saka marami pang iba na tinutulungan ko. Alam niyo mga kapatid, paano ko namimit yung mga taong ganyan? Si Kuya Jun, yung sila Kuya Johnson, sila kung sino-sinong mga tao. Nananalangin ako mga kapatid kasi hindi ko alam gagawin. Ako mahilig akong manood ng video. At nung kanunood ko ng video sa internet, yung mga dinadownload ko sa GYC, sa Audioverse, lumalakas ang aking pananampalataya. Nung lumalakas ang aking pananampalataya, gusto ko rin maggawa ng video na papanoorin ng iba para lumakas din ang kanilang pananampalataya. Yun pala, ang explanation ni Ellen G. White na naintindihan ko na, ang sabi niya, kung ano yung nakakapalapit sa iyo sa Panginoon, gusto mo rin gamitin na para mailapit ang iba sa Panginoon. Kaya pala mahilig ako magbibideo. Kasi yung mga video at saka mga audio dun sa US na pinanood ko, lumakas yung aking spiritual life. Kaya gusto ko rin tumulong sa media ministry. Pag kayo ay na-Bible studyhan, gusto nyo rin mag-Bible study. Di ba? So, ganun po ang nangyari. Ang pinapanalangin ko po, pag gumigising ako sa umaga, nananalangin ako, pag minsan nakakalimutan ko. Pero ito po ang pinaka-best na panalangin na isishare ko sa inyo. Pag ako po ay nagigising sa umaga, nananalangin po ako kung anong assignment ng aking Panginoon sa atin, sa akin, noong araw na yon. At pag hindi ko po nalilimutan na manalangin ng ganun, binibigyan po ako ng assignment ng Diyos ng napakaganda. Halimbawa, namimit ko itong, ako mahilig ako mag-video, pero hindi ako mahilig mag-sermon. May namit ako na taong gusto mag-video, hindi siya marunong mag-video, pero mahaba siya mag-sermon. Mahilig siya mag-sermon. So nung namit ko siya, sabi ko, hindi pa natapos yung sermon mo kaninang umaga, Kuya Jun. Baka gusto mong ituloy sa studio, kasi alam ko naman kung putol yung sermon kasi alas 12 niya. Sabi ko, parang hindi pa yung tapos . So nag-record kami. Ngayon, ang dami niyang view. Tricycle driver lang po siya, pero mahilig siya. Ang daming view. Mas marami pa kay Doug Bachelor. At saka kay, hindi naman, mas marami pala si Doug Bachelor na view. Mas marami pa minsan kay Mark Finley. Kasi kami lang yung may Tagalog na topic na 666 sa YouTube. Pag tinype niyo po, marka ng hayop, si Kuya Jun lang yung nagsisermon doon, at saka ako. Kaya lang siya, meron siyang 25,000 view. Ako merong 100. Sabi ko, bakit kaya? Siguro mas malakas siya manalangin. Okay, so ang panalangin po ay napakahalaga. Kung hindi natin alam kung anong ipapanalangin natin, ipanalangin natin na matuto tayong manalangin. Minsan, nung ako college, sabi ko, paano ba na manalangin? Ano bang papanalangin? Kung hindi, bakit yung iba ang tagal manalangin? Ako hindi ko alam kung anong papanalangin ko. Dumating sa isip ko, hindi ko alam, baka binigyan ako ng naawa ang banal na espiritu sa akin, binigyan ako ng tip. Ipanalangin mo na matuto kang manalangin. Di nanalangin ako, Lord, please help me to know how to pray. At saka dumating na yung mga prayer na magaganda. Ganto, 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 hindi na matapos. Yun lang, simple lang pala ng buhay. Bakit tayo nagpapakahirap? Sabi sa Bible, ask and it shall be given. Pag tayo ay hindi marunong manalangin,
hilingin natin sa Diyos na tulungan tayong manalangin at walang pinagkakait ang Diyos sa humihingi. Ang sabi ng isang pastor na kaibigan ko, si Pastor Orbe, lahat ng prayers na tungkol sa ating spiritual life, yes, lahat ang sagot. Pag nanalangin ka tungkol na yumaman ka, siguro wait o kaya magtrabaho ka na lang. Pero pag nanalangin ka na lumakas ang iyong spiritual life, yes daw agad ang sagot sa panalangin. At meron pa po akong isang nakita sa Spirit of Prophecy. Meron pa po akong isang nakita sa Spirit of Prophecy na pinakamabilis sagutin na panalangin. Alam niyo po kung ano? Prayer of repentance. Kasi pag nanalangin tayo ng ganto, ganto, baka bukas pa sumagot ang Diyos o kaya mamayang hapon o kaya next week o kaya next year. Pero pag nagsisi daw po tayo, yung nananalangin tayo na patawarin tayo sa mga ating kalikuan at saka baguhin tayo, yun daw po ang pinaka-priority na sinasagot ng Diyos. Ibig sabihin, pag nagkamali tayo at nagsisi tayo, wala pang 1 second pag nanalangin tayo, absolto na tayo sa langit. Pinakamabilis. Kaya minsan yung mga may ginagawang masasama ng mga tao, kahit na masama pa ang loob ko, iniisip ko, baka kasi nanalangin na yung mga yan eh. Eh, ang Diyos mabilis magpatawad. Kasi ang Diyos ay hindi insecure. Tayo kasi, pag nasaktan tayo, matagal tayo magpatawad. Pero napansin ko, yung mga taong malalaki, alam niyo yung taong malaki, may ano bang ibig sabihin? Halimbawa, ako ay driver lang, tapos merong presidente ng Pilipinas. Yung presidente ng Pilipinas, kahit batuhin ko, wala lang yan sa kanya. Pero yung driver, pag binato, talagang galit na galit. So, mas mabilis magpatawad yung malaking tao. Kasi, sabi nga ni Obama, ganyan daw. Wala lang yun. Kahit iniinsulto siya, eh ano ngayon? Diba? Yung malalaking tao, madaling magpatawad. Kasi, wala lang yun sa kanya, ginaganyan niya na. Kahit tapunan siya na kung ano-anong insulto, ginaganyan niya lang niya, tapos smile lang siya. Ang Diyos po ay napakalaki. So, yung pag tayo humingi ng tawad, mabilis siya magpatawad. So, yun po ang maganda sa panalangin. Okay, meron ditong kanta. Alam niyo po ba ito? Sige nga, kanta tayo. Holy Spirit of God, dwell in me and rule my life. Cast away every sin in my soul. Will you take a full control of my life and make me whole? Holy Spirit of God, dwell in me. Amen. So ang trabaho ng Holy Spirit according to ang kanta na to ay to take full control. Napakaganda po niyan. Yan ay panalangin ko pag ako'y nagsesermon. Kasi pag nagdito ka sa harap, may dalawang tendency, yayabang. Kasi lahat ng tao nakatingin sa akin. Ah, yayabang. Tayong mga tao, mabilis tayo mabang, lalo na ako. Kaya mabuti na lang maraming persecution. Kasi yun ang nakakapababa ulit ng iyong, ang tawag dyan, kayabangan. Pinapanalangin ko, pag ako po nasa church, pinapanalangin ko kasi hindi ko kilala ang mga kapatid. Hindi ko alam kung anong kailangan nila sa spiritual life nila. Pero pag talagang nananalangin ako, na humble ako, nakikita ko yung message ay umaangkop dun sa kailangan ng mga tao sa church. Okay. Ang Holy Spirit po ay nakatira sa atin. The Holy Spirit is dwelling in us. We are the temple of the Holy Spirit. Sabi sa Bible. Kaya tayong ingatan ang ating templo ng Holy Spirit. Okay. Meron pong isang kwento pa. Ay, ito. Kung kayo po ay natutulog kanina, ngayon po ay magising na kayo ng kaunti. Meron po tayong isang kapatid na ang pangalan ay si Pavel Goya. Narinig niyo na po ba ito? Goya? Ay, iba yun. Si Pavel Goya po ay isang businessman sa communist Romania, nung communist pa yung Romania. Siya po ay mayaman. Ang income niya, sinong mahilig sa pera dito? Pakicompute. Ang income niya ay $500,000 a year. Ang dami.
Ang business niya, gumagawa siya ng mga damit. Siya ay faithful Adventist. Siya ay pinagkakatiwalaan ng mga pastor na pangalagaan ang church. At meron siyang isang bagong contract. Mag-sign up siya ng isang contract na magiging times 4 ang kanyang income per year. At ang lahat ng faithful, so 500 times 4, 2 million per year. Dollars yun, hindi yun ano, peso, dollar, sa communist country. At ang faithful Adventist, anong ginagawa bago pumirma? Nananalangin. Si Pastor Pavel, hindi pala pastor, si Brother Pavel, si Elder Pavel, bago siya pumirma sa malalaking kontrata, nananalangin muna siya. Ito ang isa sa mga pinakamatindi manalangin na taong buhay na friend ko sa Facebook. So, nanalangin siya at saka yung asawa niya, si Dana, yung asawa niya. Pipirma po ba kami o hindi? Tinatanong niya sa Panginoon. Kasi ang Panginoon ang boss. Sabi ng Panginoon sa kanila, huwag kayong pumirma. Bago sila nanalangin, yung CLC, yung conference doon sa kanila, sabi nila, ang sipag nito ni brother, ni Elder Pavel, kulang tayo sa pastor. Gawin na lang natin siyang pastor. Siguro yung mga panahon na communist, kulang talaga sa pastor. Lahat ng mga pwedeng masisipag, inaalok nila magpastor. Katulad noong unang panahon dito sa Pilipinas, may mga pastor na hindi naman talaga theologian, kasi kulang. Pero ngayon, maraming theologian na hindi nagpa-pastor. Okay. So, naging siyang pastor. Binigyan siya ng ilang church. Tapos, so, hindi, inaalok pala siya ng conference. So, dalawa yung option niya. Mag-business siya, 2 million a year, o magpapastor siya, $300 a month. 300 ba? Parang 100 lang yata. Dollars a month. Siyempre, bago siya sumagot sa conference, bago siya sumagot sa company, manalangin muna siya. Ang na-impress sa kanila sa Panginoon, magpastor. Ang laking kalugihan. 2 million a year. Tapos, parang $300 a month. Ang laki. At hindi pa ganun lang, mga kapatid. Mayaman na kasi siya dati. Iniisip niya, pag ako nagpastor, alam nga naman, drive-drive ko yung BMW papunta dun sa mga mahihirap na kapatid. Eh, si Jesus nga, hindi nag-chariot nung dumating sa lupa. Nung si Jesus dumating sa lupa, siya ang may-ari ng buong mundo. Siya ay naglalakad din katulad ng iba. So sabi niya, pag ako pastor, dapat kung ano yung sakyan ng mga member ko, ganun din yung sakyan ko. So hindi niya pwede gagamitin yung mga BMW niya, yung mga Mercedes niya, mga German car. Bumili siya ng kakarag-karag na kotse para pareho yung ano niya sa mga member niya. So, hindi niya pinirmahan yung business niya, tsaka yung mga ari-arian niya, pinamigay niya, seryoso itong taong ito, mga kapatid. Sinabasa niya kasi sa Bible, give your, ano, sell all that you have and give to the poor. Ay, sineryoso niya. Pinamigay niya yung kanyang mga ari-arian sa mga hihirap. Akala ko, tinago lang niya. Kasi narinig ko itong kwento ito sa ayas. Pinapakinggan ko, sabi ko siguro tinago lang niya para hindi makita. Nung binasa ko yung aklat, talaga palang binenta niya yung mga ari-arian niya. At siya ay naging mahirap na pastor. So, nung naging isang church pastor ng tatlong churches, magulo yung mga church. Alam niyo kung ano pinag-aawayan? Program. Officers. Yan ang pinag-aawayan. Wala namang kinalaman sa mga seryosong bagay. So, ang ginawa nila, bumalik sila sa fundamental. Sila ay nag-humble, sila ay nanalangin, sila ay nag-family worship, sila ay nagsaliksik, nagsisi sa kanilang mga personal na panalangin, at nag-evangelism sila lahat, nag-outreach sila lahat. Ang resulta, nadubli ang members ng church. At nakapatayo sila ng isa pang church. At nakapatayo pa ng isa pang church. At lumalago ang gawain ni Pastor Pavel. Ngayon, pag may ginagawa ang Diyos, ang kaaway, may gusto rin gawin. So habang nagda-drive ito si Pastor Pavel, merong isang tao na tumawid sa daan. Pagtawid ng tao sa daan, nabangga siya ng kasalubong. Boog! Tumalsik siya, tapos nabangga din siya ni Pastor Pavel. Boog! Yung isang truck na nakabangga sa kanya, nabangga siya dito sa likod. Tumalsik siya, lumanding siya sa harap ni Pastor Pavel, nabangga ni Pastor Pavel dito sa likod. Naman, dinala na sa ospital,
Ito po ang problema. Take note nyo. Broken leg. Broken hip bone. Yung spinal column niya, broken in 2 points. Punctured lung. And brain hemorrhage. Lahat ng butas, may lumalabas na dugo. Dinala siya sa emergency room. At yung doctor, they did everything they can, but the many, ang pangalan ng bata, many. M-E-N-E space M-E-N-E. Namatay. Si Pastor Pavel, grabe ang panalangin. Sabi ng mga atheist na mga doktor, eh, dapat kanina ka pa nananalangin nung buhay pa. Ngayon, patay na talaga yan. Umuwi ka na lang at matulog ka na. Pero hindi naniniwala si Pastor Pavel. Si Pastor Pavel, hindi basta-bastang Kristiyano. Sabi niya, Lord, magkukrusade ako ng ilang araw na lang. Paano ako magkukrusade? Ako yung nakapatay nung bata. Buti sana kung sino lang bata na bangga. Sikat itong bata na to. Bakit siya sikat? Kasi lagi siyang muntik ng mabangga. Bakit siya laging muntik mabangga? Kasi meron siyang motor control problem. Ano tawag doon? Yung nervous system niya, gumagalaw. May mga taong gumagalaw kahit hindi nila sinasadya. Lumalakad kahit hindi nila gustong lumakad. Hindi nila control yung kanilang kamay at paa masyado. So minsan tumatawid siya kahit hindi naman niya iniisip. At saka yung kanyang boses, utal-utal, sa English, stuttering. Alam niyo yun, bakit? Parang ganun. So sikat siya sa buong town kasi ang bansag sa kanya, mene-mene, kasi paulit-ulit na utal nga siya. So sikat na yung bata, nabangga pa nung pastor, paano magkukrusade next week? Malaking problema. Sabi niya, Lord, paano ang gagawin ko magkukrusade ako? Anong sasabihin ko sa mga tao na ako nakabangga ng ganito? Tapos sikat pa rin man yun. Tapos kilala ang kilala. Tapos sinong mag-a-attend ng crusade? Sabi niya, para sa inyong gawain, pwede bang ako na lang yung namatay? Bah, grabe ano? Mahirap maintindihan. Bakit gusto mo siya ang mamatay? Imbis na pag mahal na mahal mo ang tao o ang gawain, gusto mo ikaw na lang kasi sigurado na alam mo nang ililigtas ka ng Diyos. Yung isa hindi pa niya sigurado eh. So, umuwi si Pastor Pavel. Si Mene-Mene, tinaklubanan na ng kumot, tapos dinala na dun sa morgue. Sa hospital may morgue kung saan yung mga namatay. Dun sila naghihintay na kunin ng sementeryo, purinarya. So, si Pastor Pavel umuwi. Buong gabi siya nanalangin. Matindi manalangin si Pastor Pavel. Pag napakinggan niyo yung kanyang ibang kwento sungkol sa panalangin, pag sinabi niya buong gabi talaga yun sila manalangin ng asawa niya. Buong gabi sila nanalangin. Ito yung panalangin niya, mga kapatid. Sabi niya, Panginoon, hindi ito para sa akin. Para sa ito gawain ito. Kung po pwede lang, pakibuhay naman yung nabangga ko. Medyo natatawa ako pag nababasa ko yung panalangin ni Pastor Pavel. Pakibuhay naman. Hindi para sa akin. Hindi para lang sa inyong gawain. Para sa inyong glory. For your glory and honor. Please, pakibuhay yung nabangga ko. Grabe, ang lakas man na lang. Minsan natatawa ako sa pag binabasa ko yung panalangin. Kinabukasan, mga kapatid, pumunta si Pastor Pavel sa hospital para makipag-areglo, makausap yung mga kamag-anak. At maraming tao sa hospital. Nakapalibot sila kay Mene-Mene kasi kumakain ng almusal si Mene-Mene. Narinig niyo, mga kapatid? Yung nabangga ni Pastor Pavel, Seventh-day Adventist Pastor, itype niyo nga sa Facebook yung pangalan na yan. Yan. Kung gusto niyo makita kung totoo, type niyo sa YouTube at i-type niyo sa Facebook. At kahit hindi na kayo makinig sa kwento ko, marami kayong 1,000 na kwento marinig niyo sa YouTube. Matutuwa kayo sa inyong buhay. Napakaganda niyan. Pinapanood ko since the other week. Pero itong kwento na to, sa ayas ko pa narinig yun sa So, anong nangyari? Nagulat yung mga doktor. Nasaan yung X-ray kagabi? Ito yung X-ray kagabi. Ito yung X-ray ngayong umaga. Sabi ko, hindi naman ako maniwala basta-basta. Alam nyo, katulad ng mga Berean, hindi tayo maniwala basta-basta. Mag-Google muna tayo. So nakita ko sa Google, meron palang aklat ang sinulat yung 3ABN na tungkol sa buhay ni Pastor Pavel. Ang title ng book, One Miracle After the Other. Life Story ni Pastor Pavel.
Nakita ko, dun sa hospital, talaga palang dilagay na sa morgue si Mene Mene. Kaya lang, nakita siya ng mga tao, bakit nakaupo yun dun sa morgue? Hindi siya nakahiga. So, kinuha siya dun. Dinala siya sa room. Kasi nakaupo eh. Tapos nung kinaumagahan, in-x-ray nila. Alam niyo kung ano nakita sa x-ray? Mga kapatid, walang brain hemorrhage. Walang problema sa ulo. Walang punctured lung. Walang butas yung lungs. Walang ganito. Walang broken spine. Na-memorize na ni sir. Yung hip, hindi rin broken. Hindi, may broken pa sir. May natira. Alam niyo kung ano? Yung arm tsaka yung leg, broken pa rin. So nilagyan ng cast. Miracle. May isa pang miracle. Hindi na siya utal. Huwag kayong magpapabangga, ha? Siguraduhin niyo yung pastor yung babangga sa inyo na magaling manalangin. Mga kapatid, anong nangyari sa crusade ni Pastor Pavel? Yung sikat na tao na bangga ng pastor, malaking problema. Pero nung nabuhay, mas malaking blessing. Kasi buong barangay, nagkikwento, ay nabuhay daw si ganito, nabangga, hindi na siya utal-utal. Matuwid na yung kanyang lakad. Nung matuwid na yung kanyang mata, ayos na yung broken leg, ayos na siya maglakad. Hindi na siya utal-utal. Kaya mga kapatid, pag kayo'y may kapansanan, palagay niyo may kapansanan o may challenge kayo physical, huwag kayo magpabangga. Pero baka gagamitin niya ng Diyos para sa kanyang kaluluwalhati. Di ba? Si Pablo, may kapansanan din siya. Panalangin siya ng panalangin sa 2 Corinthians 12 ba yun? Nanalangin si Pablo. Kilala niyo si Pablo? Yung sumulat ng kalahati ng New Testament? Panalangin siya ng panalangin. Hindi sinasagot ng Diyos ng oo ang panalangin niya. Sabi ng Diyos, my grace is sufficient for thee. Sa Tagalog, sa interpretation ko, matuwa ka na, maliligtas ka. Huwag ka nang mareklamo. Di po ba? Minsan kung ano-anong nire-request natin, pero nalilimutan natin, ang pinakamaganda palang blessing, kaligtasan. Pag hindi sinagot ng Diyos yung ganito nating panalangin, ang liliit lang pala nun. Ang pinakamahalaga talaga, yung kaligtasan. So anong nangyari sa crusade ni Pastor Pavel? Puno yung church! Tama sir. Hindi lang many-many yung nabangga at nabuhay. Many-many rin yung nag-attend. Pero ibang spelling. Napuno yung church at saka nadoble ulit yung kanilang congregation. Ngayon ako mga kapatid, nung narinig ko to sa Kaayas Week of Prayer, yung speaker ay si Pastor Closey, Ron Closey, na taga North American Division. Nagtataka ako, bakit ang Diyos hindi sinasagot ang aking panalangin? Bakit si Pastor Pavel sinasagot yung panalangin? Nagki-compute-compute ako. Sabi ko, wala naman yata akong ginive up na $2 million a year. Di ba? Ang laki ng sacrifice ni Pastor Pavel sa kaseryosohan niya sa religion niya. Pinamigay niya pa yung mga kayamanan niya. Imbis na BMW at saka Mercedes yung dinadrive niya, humanap siya ng square lang na kahon na umaandar, na lumang kotse. Ang laki ng sakripisyo ni Pastor Pavel. Imbis na may $2 million siya, ano lang, $300 a month. So sa laki ng kanyang sacrifice sa Diyos, ganun din sa kanyang seryoso sa kanyang relihiyon, ganun din seryoso ang Diyos sa pakinig sa kanyang panalangin. Ano po? Sabi kasi dyan, sell blessings in proportion to self-sacrifice. Okay. Bakit ni ginagawa ni Pastor Pavilion? Para sa kaligtasan ng mga tao. Meron pa akong isang kwento. Ito naman personal kong kwento. Minsan mga kaibigan, nanonood ako ng Hope Channel. Kaya manood kayo ng Hope Channel at saka 3ABN lagi. Pinapanood ko si Doug Bachelor. Sabi ko, ang ganda ng katotohanan. Ang ganda ng pagka-explain ng mga Bible verse, pagkadugsong-dugsong. Ang ganda talaga ng katotohanan. Nabigla ako nanalangin. Sabi ko, Lord, tulungan mo akong itong amazing facts ay malagay sa buong Pilipinas. Tapos pagka ilang seconds, bigla akong umatras sa aking panalangin. Sabi ko, masyadong malaki yata yung panalangin ko. Anong pinapanalangin ko? Parang ako ang magdadala ng amazing facts sa Pilipinas. Sabi ko, hindi yata ako, parang masyadong malaki yung panalangin ko. Hindi ko ata alam kung paano gagawin. So medyo nag-back out ako sa panalangin ko sa isip ko. Sabi ko, masyado yatang, masyadong challenging, yung panalangin ko.
Mga kapatid, dalawang minuto lang pagkatapos ko manalangin, hindi pa ako nakakalabas ng sa upuan ko. May tumawag. Yung mga kaibigan ko sa HCBN, His Coming Broadcasting Network. Sabi na, Sir Win, nandito kami sa Davao. Meron ang amazing facts dito na 5 weeks evangelism. Yung amazing facts kasi, 5 weeks sila mag-evangelism. Sabi nila, magre-record kami paggabi, pwede mo bang i-download sa computer mo pag-araw, tapos dalhin mo sa silang, dun sa uplink ng satellite. Sabi ko, walang problema. Kasi iniisip ko mga kapatid, malaking karangalan ang magdala ng ebanghelyo. Bilhin mo, mag-preach sila dun sa Davao, i-download ko ng isang araw, dadalhin ko sa uplink sa silang. Tapos manunood ang buong Southeast Asia, sunod na 6 o'clock na 7 o'clock ng gabi. So, sabi ko walang problema. Sabi niya, pero wala kaming budget. Walang problema. Malapit lang naman yung silang. Pag naubusan ako ng pera, bibisikletahin ko lang yan. Di ba, Pastor Melvin? May bisikleta tayo. So, 5 weeks, daladala ko yung mga sermon ng Amazing Facts. Galing, ang bilis sumagot ng Panginoon. Wala pang 5 minuto sumasagot. Kaya pag tayo ay nanalangin, at yung panalangin natin hindi para sa atin, para sa ikaliligtas ng ibang tao, subukan nyo mga kapatid. So ito ang challenge ko sa inyo, sa atin lahat. Pag wala na tayong ginagawa, pagtapos na yung ating trabaho, o kaya sa umaga, manalangin tayo ng assignment sa Diyos. Parang ang boss natin ay Diyos. Lord, what do you want me to do today? What is my assignment? Tapos pag natapos natin, mananalangin ulit tayo, Lord, tapos na yung ginagawa ko. Anong sunod? Nako, mga kapatid, sasabihin ko sa inyo, magbabago ang inyong buhay. Huwag lang makalimutan manalangin. Okay. Ang sabi po dyan, and the multitude of them, ayan, pag nag-i-evangelism tayo, lahat ng possession ay share. And with great power, He gave apostles witness of the resurrection and great grace was upon them all. Hanggang ano oras ba ako? Tapos na? Dapat pala tinanong ko pa kanina kasi nahihiya na kayo tuloy magsabi ngayon. Sabi dito mga kapatid, yung kunti lang pinupunla, kunti rin ang aanihin. Yung kunti lang ang binhi, kunti rin lang ang ani. He which soweth sparingly shall also reap sparingly. Ito po ang ating principle ng stewardship. Hindi ko lang na-emphasize kaninang umaga. Sino po ang mga businessman dito at businesswoman? O yung nag-iisip na mag-business? Di po ba ganito ang business? Maglalagay ka ng konting pera, tapos dadami yung pera mo. Pag hinalugi yung business, yung pera mo, kukunti. Pero ang goal mo ay dadami. Halimbawa, may nakita kang bibili na ganito, bibenta mo ng ganito, good, dadami. Investment, tapos dadami siya. Pag minsan nalulugi tayo dito sa mundo, pero lahat ng papadala natin sa langit, sabi sa Bible, pile up your treasure not here on earth where moth and rust attack, but in heaven na walang moth at saka rust. Ang sabi ni Ellen White, kung gusto natin mag-invest sa heaven, ilagay natin sa gawain, sa evangelism. Kasi pag nag-evangelism tayo, ginastos natin yung ating pangbili ng microphone, pangbili ng projector, panghatid, sundo sa mga bagong binyag, sa mga kailangan gawin, gasol at saka kung ano, lahat yung ginagastos natin, nakasulat sa langit, nakalista sa langit. Ang sabi po sa book na Christian Service, all good deeds are immortalized. Lahat ng ginagawa nating mabubuti ay nakasulat sa langit. Lahat, ang tagalista sa langit ay hindi nagkakamali. Lahat ng magagandang ginagawa natin kahit hindi nakikita ng church, lalo na pag hindi nare-refund ng church. Pag nare-refund ng church, wala na yon sa langit. Kasi sabi sa Bible, if you are honored in earth, you will not be honored in heaven. Hindi, okay lang. Pero lahat ng ginagawa natin mga kapatid ay nakasulat sa langit. Ang sabi sa Christian Service, all good deeds are immortalized. Hindi yan na-erase. Kaya pagdating natin sa langit, sabi sa Revelation 22:12, yung nakadikit dun sa aking likod ng sasakyan, kaya lang medyo na-erase na. For behold, I come quickly, and my reward is with me.
according as every man his work shall be. So kung gaano karami yung magandang bagay na ginawa natin dito sa mundo, pag tayo ay naligtas, pag hindi naligtas, sayang lang. Pag tayo ay naligtas, ganun karami yung ating reward sa langit. O, di ba? Okay, kaya si Pastor Pavel, marami siyang ginastos para sa gawain. Okay. Tapos mga kapatid, may promise si Jesus Christ sa John 14:12. Ang sabi niya, "Verily, verily, I say unto you, pag tayo ay naniniwala kay Jesus Christ, yung mga ginagawa ni Jesus Christ ay gagawin din natin. Nagpapagaling siya sa may sakit, nagbubuhay siya ng patay, nag-preach siya sa marami, gagawin din daw natin yan mga kapatid. At hindi lang yun. And greater works." Alam niyo po ba nung Acts, ang nabibinyagan noon, 3,000 a day. Hindi naman sinabing every day. Ano bang nakalagay? Every day o a day? A day. Siguro isang araw may 3,000. Alam niyo kung ilan lahat ang nabibinyagan ng Seventh-day Adventist isang taon? Ang dami kasi, hindi mabilang. Pero yung total na yun, nakalagay dun sa Archives and Statistics website ng GC. Pag dinivide nyo yun sa 365, alam nyo kung ilan ang result? 3,000 plus day. Natupad. Noong unang panahon, 3,000 a day. Ngayong panahon, 3,000 every day. Nakasabi sa last day events, yung mga pangyayari sa nung former rain ay mas madami ang mangyayari sa latter rain. Ngayon, ang nabibinyagan lang sa Seventh-day Adventist Church, more than 3,000. Some years it's 3,200, some years it's 3,080. Pero lang pa siyang 3,000 a day. Kasi sabi ni Jesus Christ, He prophesied that if we believe on Him, the works that He did, we shall also do, and greater works than this shall we do. But there is a problem. Sabi rin ni Jesus Christ, sabi nung sino ba yan? Anong pangalan nito? Sabi niya kanina sa akin, oh, knock-knock, mak-mak. Sabi ni mak-mak, marami daw mga false prophets. Sabi rin ni Jesus Christ, maraming false prophets in the last days. Di ba? Sabi mo kanina? Kaya mag-iingat tayo sa mga miracles. Ang miracles ay hindi palatandaan kung sino ang tama. Dahil ang kaaway, marami ring miracles. Ang palatandaan lang kung sinong tama ay ang Biblia. So ngayon, pag may nag-miracle, huwag kayong maniwala agad. Tingnan nyo kung anong tinuturo. Dahil sabi ni Jesus Christ, sa huling araw, ang kaaway, marami rin miracles. Noong unang panahon, yung miracles, maraming nahahakot. Pero si Jesus Christ mismo nagsabi, maraming gagawing miracles ang kaaway. Okay, pero marami rin miracles gagawin ang mga totoong tao. Kaya lang, nagtuturo din sila ng ayon sa kasulatan. Okay. Ngayon, paano tayo mabubuhusan ng Holy Spirit na nakita natin sa Bible? Sa Bible, yung mga nagsisisi, nabubuhusan ng Holy Spirit. Yung mga nagtitiwala sa Panginoon, nabubuhusan ng Holy Spirit. Yung mga sumusunod sa mga utos ng Diyos, bubuhusan ba tayo ng Holy Spirit pag matigas ulo natin? Siguro, konti lang. Pero, sa examples sa Bible, yung mga sumusunod ay mas maraming nabubuhos na Holy Spirit. Pag gusto mong mangaral, kasi ang Holy Spirit pala, hindi natin iniingi para sa ating sarili lang. Para yan, matulungan tayong mangaral sa iba. Tingnan nyo sa Acts, maghingi sila ng Holy Spirit, anong nangyari? They become witness in Jerusalem and all over the world. When the Holy Spirit comes, it's not for them. It's not for us only. It is for gawain. Sabi nga ni Elder, bubuhusan tayo ng Holy Spirit kung yung Holy Spirit gagamitin na ay magpapagamit tayo sa Holy Spirit para mangaral at maghakot ng ibang mga tao. Kaya pala si Gao Hong Che ay binigyan ng Holy Spirit ng gifts, ng spiritual gifts na automatic dahil gusto niyang mangaral. Ah, okay. Galing ng kwento. Persistent intercession. Kaya pala si Gao Hong Che ay tinuruan ng Diyos magbasa at magsulat at mag-memorize kasi talagang nanalangin siya ng mahaba. And honoring the body temple. Pag nananalangin tayo sa Holy Spirit, tapos inom naman tayo ng inom ng ibang klaseng yung spirit na nasa battle.
spirit din yun, pero evil spirit yun. Palagay nyo, mabubuhusan tayo ng Holy Spirit, baka palagay ko ibang spirit ang mabubuhus sa atin. Evil spirit, the spirit ng twinkling ng red, sabi sa Proverbs, wag daw tititigan yung red na wine kasi nakakatukso. And a desire for Christ to abide in the heart. Ayan. Ito mga kapatid, patama. Pagkatapos ng kwentong maganda, may patama. Ganyan talaga ang Bible. Maraming positive, pero itutuwid tayo ng Bible sa ating mga mali. Diba? Mga kapatid, pakibasa natin to. Basahin nga natin to. But many have turned away from God's plan to follow human inventions to the detriment of spiritual life. Amusements are going to counteract the working of the Holy Spirit than anything else, and the Lord is grieved. Ano daw ang number one na kalaban ng Holy Spirit? Anong amusement? Ano ba yung amusement? Mga ano daw, games ba sabi mo? Games? Huh? Yung mga, ano pa? Mga movie, amusement ba yun? Sabi niyo yan, ha? Ibig sabihin, sabi ni Prophet Ellen G. White, yun ang number one na kalaban. Kaya pala pagkasama ko yung pastor na kaibigan ko, pag nasa bus kami, nood ako ng nood. Siya, nakaganon lang dun sa Bible. Ayaw niyang tumingin dun sa TV. Sabi ko, grabe naman to si pastor. Yun ang isang pastor na pinakamalakas manalangin na namit ko sa buong buhay ko. Si Pastor Frederick Paul. Nakapunta na ba siya dito? Frederick Paul, Indian siya. Simula nung tinulungan ko yung tao na yun, lahat ng panalangin ko nasasagot ng Diyos. Kahit yung hindi ako seryoso sa panalangin ko. Kaya nahihiya na ako sa Diyos mag-request kasi kahit sinasagot niya ang panalangin ko, ako yung hindi seryoso. Pero, yun, grabe manalangin yun. Minsan, pinakita niya yung kanyang tuhod. May kalyo! Ngayon na ako nakakita ng tuhod na may kalyo sa papanalangin. Hindi. Okay, sige. So, yun po ang kalaban ng Holy Spirit ay amusements. Yung mga games, mga movie. So, malungkot daw po ang ating Panginoon. Pero may amusement naman na innocent. Sabi ni Ellen White, yung mga bata na naglalaro, basta huwag magsuntukan. Amusement yan kasi kailangan ng exercise. Ano yung amusement na maganda at saka yung hindi maganda? Paano natin malalaman? Buksan nyo ang inyong Bible sa Philippians 4:8. Philippians 4:8. Ano yung mga amusement na magaganda? Philippians 4:8. Walang Philippians. Oops. Philippians 4 verse 8. Tama kaya yung aking nasabing verse? Finally, brethren, whatsoever things are true. Pumunta ba kayo sa National Bookstore? Meron dun fiction. Kasama ba yun sa biblical amusement? Oh, so, no, yun. Whatsoever things are honest, yung mga telenovela, agawan ng asawa, honest ba yun? So, hindi na yun kasama sa biblical innocent amusement. Whatsoever things are just, yung agawan ng lupa, agawan ng asawa, agawan ng kung ano, kotse, yung, ano pa yung may laro na ano, Grand Theft Auto. Ano yung tawag yun? GTA. Paano nyo nalaman? Narinig natin sa kapitbahay. Oh, di ba? So, ibig sabihin, hindi yun honest, hindi yun just, whatsoever things are pure. Manood kayo ng ano, yung tanghali, yung mga, ano yung show sa tanghali, yung mga maikli ang damit, yung bar ng tanghali na sa Channel 2 at sa Channel 7. Yan, tingnan nyo, hindi pure yung mga suot ng mga tao dyan. Diba? Paano nyo nalaman? Napanood nung nasa bus tayo, diba? O, sa kapitbahay. Whatsoever things are pure. Pag nakita nyo ba yun, pure ba yung iniisip nyo? Kaya pag pumunta tayo sa mall, dun tayo titingin sa, ano, sa mga pader. Kasi mga tao dun, ang iikli ng damit. Yung mga babae naman, pag tumitingin sa mga ganun, maya-maya, pag gumili sila, ganun na rin ang mabibili.
Bakit? Eh, yun nakita eh. Diba? Kung ano yung pumapasok sa ating mata, yun ang nagbabago sa atin. By beholding, we are changed. Whatsoever things are of good report. Oh, yung balita, pagpangit. Doon na lang sa magandang balita. If there be any virtue, if there be any praise, think of these things. Bakit think? Lahat kasi ng pumapasok sa ating mata at tainga, pumapasok sa ating utak. Napapanaginipan natin kahit hindi natin sinasadya. Ibig sabihin, nagtitink yun doon. Kaya we should guard the avenues of our soul. Sabi ni Job, wow, ba't ako titingin sa babae? Ibig sabihin, pagtingin pa lang, ayaw niya na. Ganun ang pagbabantay sa ating mga avenues ng ating soul. Okay. Kasi yung Holy Spirit, ang kalaban niyan ay yung amusement na hindi innocent. Okay, yung hindi innocent. Sabi ni Job, ayan, I made a covenant with my eyes. Why then should I think upon a maid? Think, ang nakalagay dyan sa ibang version, look. I will set, bakit hindi natin dapat tingnan? Sabi dito, Psalm 101:3, I will set no wicked thing before mine eye. Huwag natin titingnan, ilalagay sa ating mata yung masasama. So pag nanood tayo ng movie, huwag yung masama. Kasi sabi dyan, we will not set wicked things before our eyes. I hate the work of them that turn aside. Pag tayo nanood ng masasamang mga bagay at natuwa tayo sa masasamang mga bagay, kasama tayo sa judgment. Buksan nyo ang Bible sa Romans 1:32. Kaya mag-iingat tayo mga kaibigan, huwag tayo mag-enjoy sa mga masasamang bagay kasi sabi dito, Romans 1, yung last verse, knowing that the judgment of God that which commits such things are worthy of death. Yung masasamang mga bagay, pangit. Not only those who do, but those who have pleasure in them that do. Oh. Pag natutuwa tayong panoorin yung mga gumagawa ng masama, kasama tayo sa judgment. Not only them that do, but those who have pleasure in them that do them. So huwag tayong manunood ng mga pangit kasi kasama tayo sa judgment ng mga gumagawa ng mga masasamang mga bagay. Romans 1:32. Ayan. O, napahaba na nang napahaba ang ating short talk. Okay. Intense amusement. Yan yung Philippians 4:8. And, okay. Meron pang isang kwento tungkol sa evangelism. Meron isang tao sa Malawi. Ang pangalan niya, Golden Lapani. Friend ko na rin siya sa Facebook. Bine-verify ko kasi lahat yung nakakwento kong gusto kong makita kung totoo. Noon makita ko yung picture ni Golden Lapani, tinanap ko Golden Lapani. Add friend. Tapos nag-reply naman sa friend request. Friend na kami. You are friends now with Golden Lapani. Noon nakita ko yung picture niya, ay! Sa mukha pa lang niya sa profile niya. Talagang yung ngiti niya dun, parang totoo talaga yung kwento niya. Kasi, ang kwento nito ni Golden Lapani, teacher sa dati ng, hindi ko alam kung anong klaseng teacher, pero nagkasakit siya, Muslim siya. Nagkasakit siya. Sabi ng doktor sa kanya, mamamatay ka na, umuwi ka na, huwag ka nang gumastos ng pera dito sa hospital. Wala kaming magagawa sa'yo, mamamatay ka na. Nanalangin siya. Binanaginip siya, yung mga Muslim, matigas ulo nun, kaya binibigyan ng panaginip ng Diyos. Binanaginip siya, may nagsabi sa kanya, mag-aral ka ng Bible. Maging Christian ka, mabubuhay ka. Aral siya ng Bible. Naging Adventist siya. Hindi siya namatay. Nabuhay siya. Sabi niya, ayoko na mag-teacher. Magpa-farm na lang ako. Nag-farm siya, bumili siya ng farm. Pinagpala ng Diyos ang kanyang farm. Nag-employ siya ng mga workers sa farm. Pagtanim nila sa farm, anong gagawin pagkatanim? Hihintayin mong tumubo. Habang naghihintay silang tumubo yung pananim nila sa farm, mangangaral sila. Kasama niya yung mga worker niya. So yung mga farmers, mga nagba-Bible study sila lahat. Team yan. Pagkatapos sila magtanim, naghihintay pa naman sila tumubo. Mangangaral yan sila. Ganito ang kanilang style sa pangangaral. Una, mamimigay sila ng gamot. Pangalawa, damit. Tapos pagkain. Tapos, hello, hello. Pag sikat na sila, sino ba namang ayaw ng gamot, pagkain at saka damit? Wala.
lahat ng tao. So, pagsikat na sila dun sa baryo, sabi nila, alam nyo, merong ganito, 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 Bible story. Pag marami na nagtatanong kong tungkol sa Bible, sabi, tuturuan ko kayo lahat, siya ang magkukrusade. Papaalam siya, pwede ba kami magturo ng Bible? Sabi ng barangay, oo, kilala na namin kayo, pag may bagyo, nandyan kayo, pag may sakuna, kayo ang, pag may nagugutom, kayo nagpapakain, pag merong may sakit, kayo ang nagpapatumutulong, pag walang damit, kayo ang nagbibigyan ng, sige lang, bahala kayo kung anong gusto niyo gawin. Para maging katulad din ninyo yung mga tao lahat dito, mababait. So, nagkukrusade si Golden Lapani. Siya ang evangelist. At marami siyang nahahakot ng mga Muslim din. Kasi Muslim din siya, alam niya yung cultural background ng Malawi. Sa data na kinolekta ni Pastor Ron Closey, sa 20 years, hindi na, sa 8 years niyang pagkukrusade, ang nahakot ni Golden Lapani, na bininyagan ng mga pastor na kaibigan niya, nasa parang 25,000 yata yun. Dami! Basta lampas 9,000 hanggang, hindi ko, ang dami kasing number dun sa book na malalaki. Parang 12,000 or something. Ang dami niyang nahakot ng mga Muslim. Pero hindi yun madali. Kasi every time siyang mag-crusade, ang kaaway gusto rin gamitin. Alam niyo yung mga Muslim, matatapang yun. Ayaw nilang nakukonvert yung mga membro. Pinapatay nila si Golden Lapani. 25 times na siyang pinagtangka ang patayin. Minsan pinapana siya. Minsan nilalason siya. Minsan nilulunod siya. Minsan, basta susunugin yung kanyang bahay. Hindi siya mapatay-patay ng mga kaaway. Sa 25 na beses na siyang sinubukang patayin, 25 na rin ang church dun kung saan siya sinubukang patayin. Talagang hindi basta-basta ito si Evangelist Golden Lapani. Hindi siya pastor. Siya lang ang nag-preach tapos tinatawag niya yung pastor pag binyagan na. Pero yung team niya na farmers, pag naghihintay, 6 months ang tutok nila sa every. Pagkatapos nila ng crusade, 5 months pang matitira yung mga sa nurturing bago sila lumipat ng isang barangay na naman nasunod. So yun talaga ang pamumuhay nila. Magtanim, maghintay ng halaman, minsan sa isang taon mga kapatid, naggagawain na siya. Pinagbintangan siya na siya ang pumatay ng mayor. Yung mayor kasi nawala, hindi na matagpuan. Sabi may pumatay. Alam natin pagbintangan si Golden Lapani para umalis. So, kinulong si Golden Lapani, sabi ni Golden Lapani, bumibisita yung mga workers niya. Sabi niya, mag-fasting and prayer ako ng 21 days. Dito, kayo mag-fasting and prayer din kayo, 21 days. So 21 days siyang fasting and prayer sa loob ng kulungan. Yung mga workers niya at saka mga church members niya, 21 days din. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Nung ika-21 day ng fasting and prayer nila, lumutang yung mayor sa ilog. Kasama yung bato na pinagtalian niya. Ibig sabihin, natakot lahat ng tao dun sa town. Grabe manalangin tong tao na to. Pati bato na papalutang sa ilog. Yun pala, ang pumatay dun sa mayor ay yung kapatid din ng mayor. Tapos tinali yung katawan sa batong malaki, nilagay dun sa ilog. Pagka 21 days, lumutang yung mayor, pati yung bato lumutang. Natagpuan nila. Kaya natakot lahat yung kaaway ni Golden Lapani. Nakapatay ulit siya ng isang church. Amen? Anong lesson matutunan natin doon? Mamigay ng pagkain, mamigay ng manalangin, managinip, manalangin. Pag mamamatay na kayo, manalangin talaga kayo. Pag binuhay kayo ng Diyos, baka may ipapagawa pa sa inyo marami. Kahit habulin ng mga pana, ng mga laso, ng kung ano-anong apoy at saka bangga at saka aksidente, pag may ipapagawa pa ang Panginoon sa atin, buhay pa rin tayo. Amen? At kahit tayo mamatay, ngayon, bubuhayin din ulit naman tayo. Parang unlean na load. Kahit maubos, meron pa rin. Walang binauubos. Unli. Ang buhay ay unlimited para sa mga Kristiyano. Yan po. Okay. Kanta tayo ng ganto. Last. Sana yung aking... Jesus is all the world to me. Nakikita natin sa mga ating mga kwento na talagang nung nakilala nila yung Jesus, si Jesus, the pearl of great price.
Diba pag nakita natin yung kwento sa Bible, pag nakita natin ang kaligtasan, ang ganda. Kaya Jesus is all the world to me. Yung mga kwento ng mga missionary, bakit sila na ganun? Kasi pag na, yung Jesus talaga, yun na talaga lahat yun eh. Si Jesus ang, ano, okay. Meron tayong intro? Okay, sige. Jesus is all the world to me. Let's sing. Jesus is all the world to me, my life, my joy, my all. He is my strength from day to day. Without him I would fall. When I am sad, to him I go. When other one can cheer me so. When I am sad, he makes me glad. He's my friend. Jesus is all the world to me, my friend in trials sore. I go to him for blessings, and he gives them over and o'er. He sends the sunshine and the rain. He sends the harvest, golden grain, sunshine and rain, harvest of grain. He is my friend. Anong pangalan ni Golden Lapani? Golden, ayun no? Sino nagpapatubo sa kanyang mga halaman? Sunshine and rain, galing kay Jesus Christ. Ang galing mga kapatid. So tayo ay humingi ng assignment sa ating Panginoon. At bibigyan natin, lahat tayo bibigyan ng Diyos ng assignment. God bless everyone.